Ito yung mga panahon na may buhok pa ako at hindi pa kalbo. Hindi lang ito basta tanghalian, kundi pwede na itong pangpulutan. Inabot na kami ng gabi dito at ang gaganda ng mga pailaw. Kaya Merry Christmas and a Happy Holidays! Napakaganda at napakalamig din dito sa lugar na ito. Matapos naming pagmasdan ang ganda ng Mount Ararat, nandito na kami papunta sa Garni Temple na may entrance fee na 1,500 Armenian dram at ito'y nasa 30 kilometers mula sa Yerevan. Maglalakad na kami papunta sa Garni Temple at wow! Ang ganda ng view! Napapaligiran ng mga bundok. Heto yung Gedham Mountains at may ilog dyan sa baba, which is Asat River. Nakakamangha ang mga tanawin dito. European feels ang datingan. Parang nasa Greece na para kang bumabalik sa sinaunang panahon. Ang Garni Temple ang nag-iisang pagan temple na nakatayo bilang Greco-Roman style building sa panahon ng dating Union Soviet. Ito rin ang pinakakilalang istruktura at simbolo bago ang Kristyanismo dito sa Armenia. Nabuo ang templong ito noong 77 AD sa pamamagitan ni Haring Tiridates I bilang pagkilala sa Diyos ng Araw at Liwanag na si Mir. Ito'y nawasak ng lindol noong 1679 at nabuong muli mula 1968 hanggang 1976 sa pamamagitan ni Architect Alexander Sahinyan. Bukod pa rito, may mga ilan ng mga pelikula ang nag-shooting dito. Ang sunod na naming pinuntahan ay ang Gerhard Monastery. Ang monasteryong ito ay itinatag ni Saint Gregory the Illuminator noong ika-apat na siglo at ito'y nakaukit sa mga kuwebang bato. Noong 2000, ito'y nakatala bilang isa sa UNESCO World Heritage Site. Ito yung bundok na nakapalig tayo sa mga snow. At ang ganda sa lugar na ito, sa Gerhard. Pag ganito madadaanan ninyo mga kapilers, mag-iingat kayo dahil madulas dito. Dahil sa mga tunaw na snow. Napapaligiran tayo ng mga bundok at matatayog na bangin at may nakalagay na cross doon sa pader ng bundok. Ang galing, paano kaya nailagay doon? Ito yung mga tipak ng snow mga kapilers, oh. Hahawakan ko. First time ko nakahawak ng ganito mga kapilers, oh. Andito daw sa lugar na ito ang pinaniniwalaang si Bat na kung saan ay itinusok daw ito sa ating Panginoong Hesus Kristo nung siya ay ipinako sa krus. At ito hindi daw ito ay pwedeng ipakita sa publiko dahil daw ito daw ay nakatago na. Pumasok na po kami sa loob upang magsimba at kami nagtirik ng kandila para sa aming mga kahilingan at pasasalamat na din sa mga biyayang galing sa poong may kapal. Napakasolem at sagrado ang lugar na ito at nandito din sa loob ang bukal na pinaniniwalaan na nakakapagpagaling ng kahit anong uri ng karamdaman. Ang Gerhard ay ibig sabihin nito
ay spear o sibat na sumugat kay Jesucristo sa krus at dinala di umano doon ni Apostol San Judas Tadeo. Ang ganda ng ilog dito, kahit tunaw-tunaw na matipak ng yel dito. At negative 3 degrees Celsius na po dito sa likod ng Gegard Monastery. At marami din po mga bumibisita dito, mga turista. Kasama na kaming mga Pilipino. Ayan, may mga kababayan po tayo nandito. Hello! Heto yung nasa tagiliran ng Gerhard Monastery at syempre naglalakad pa rin kami sa snow. Sa mga gumagawa ng halo-halo dyan, kumuha na kayo ng yelo dito. Toink! Oh, ayan! Bitin pa ba kayo sa snow? There's more pa! Talagang winter wonderland feels. Grabe oh! Kahit saan ka man lumingon ay puro snow ang kapaligiran. Sayang nga lang at hindi na namin inabutan ang pag-ulan ng snow dito. Pero doon sa pupuntahan naming ski resort ay ma-enjoy mo ang paglalaro ng snow doon. Mahaba-haba pa ang biyahe, kaya tara, let's go! Nandito na kami sa Tashkador Osakadsor Ski Resort. Pagpunta pa lang namin dito ay napakaraming mga sasakyan dito at halos puno na ang mga parking. Talagang marami ang mga turista kasi holiday pa rin ngayong araw at dito pa rin yan sa Kotay Province. At kahit tanghaling tapat at tirik pa rin ang araw ay talagang malamig pa rin ang panahon dahil winter season dito. Ito'y isang sports at tourist facilities na dinadayo dito sa Armenia. Heto yung kanilang cable car. Tig dalawang station yan. Kung gusto mong sumakay ay dyan ka magsisimula at dun ka dadalhin sa itaas ng kabundukan na yun. At kung gusto mo nang bumalik ay pababa naman hanggang dun sa station na yan or vice versa. At kung gusto mong mag-iski sa pinakamataas, ayan, pwedeng-pwede ito sa'yo. At habang naglalakad ako ay marami rin ang nagpapadulas dito, kaya ingat-ingat rin, baka makabangga tayo ng mga nagpapadulas dito sa snow. Para makasakay lang sa cable car na to, papunta doon sa dulo yun ng bundok, ay pipila ka muna dito, pero syempre may bayad dito at may ticket. And as you can see, ayan oh, napakahaba ng pila at talagang dinudumog talaga ito ng mga turista, mga kapilers. Pero ang inyong lingkod ay gusto kong umakyat sana, kaso nakakatamad dahil ang napakahaba ng pila. Ang galing! Sana all! Matapos ang aming pamamasyal ay nandito na ulit kami sa Yerevan para bumili ng mga pasalubong dito sa Grand Candy! Maraming mga klase ng imported chocolates ang pwede nyong mabili dito. Iba't ibang style ng hugis at kulay ng chocolate packaging ang makikita nyo dito. Pero syempre, paalala po, hinay-hinay lamang po tayo ha. Enjoy your shopping! Today is January 8th. At ikatlong araw na namin dito at kami magsisimba sa St. Gregory the Illuminator Cathedral. Ito ang pinakamalaking cathedral sa buong Armenian Apostolic Church at kilala din ito bilang Yerevan Cathedral. Sa makatuwid, ang Armenia ang unang bansang naging Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon noong 301 AD at si Saint Gregory the Illuminator ang naging daan upang maipalaganap ito. Bukod dito, nandito rin sa loob di umano ang orihinal na scapular relic na suot ng Mahal na Birheng Maria noon. Today
is January 9, last day na namin dito bago kami bumalik sa Qatar at nandito muna kami ngayon sa Mother Armenia Monument. Ang bantayog na ito ay itinayo noong 1967 bilang kinatawan ng mga babaeng persona dito sa Armenia at ito'y simbolo ng kapayapaan at ng kalakasan. Ito'y nasa 22 meters ang taas at sa pangkalahatan ay nasa 51 meters ang taas kasama na ang pedestal nito. Ang nasa tapat nito ay ang Eternal Flame at tuwing May 9, libu-libong mga Armenians ang bumibisita dito upang mag-alay ng mga bulaklak bilang paggunita sa mga Armenian martyrs noong ikalawang digmaan pandaigdig. Nandyan sa loob ng pedestal ang Mother Armenia Museum of Defense Ministry na kung saan nakadisplay lahat ng bagay patungkol sa ikalawang digmaang pangdaigdig at sa nangyaring digmaan sa Nagorno-Karabakh noon. Ang ganda dito sa taas, kitang-kita ang buong Yerevan mula dito. Ang kasunod ay muli akong mamamasyal dito sa Republic Square na kung saan ito ang pinakasentrong lugar dito sa Yerevan, Armenia. Napasyalan na namin ito nung unang gabi namin dito na may musical pool fountains at may drinking water dyan sa tabihan. Napakaganda at napakalawak dito saka nakapalibot ito sa limang buildings. Heto yung Trade Unions and Communications Building, Government House 1, History Museum and the National Gallery, Government House 2 at ng Marriott Hotel. Ang pagpapatuloy sa huling bahagi ng aking travel doki-vlog dito sa abroad, ang muli naming pagbabalik sa bansang Qatar makalipas ang 7 taon. Ito yung mga alimasag na nahuli ng aking mga pamangkin. At dyan daw sa dulong iyan ay dyan daw makikita ang isang dagat at ang isang disyerto. At ang bago naming destinasyon na napuntahan namin ngayon.